Hello po, it's me again, Lauren Lil Cucina. Hindi po tayo magluluto ngayon. Magbibake po tayo. Ang ibibake po natin ay macarons. Homemade macarons. Ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Ito po ay desiccated coconut. Mga 2 cups po ang gagamitin natin. Ito po yun. Kung napansin nyo po, wala po siyang pangalan. Binili lang po namin sa palengke. Per kilo po siya. Nabibili sa palengke. Pwede rin po siya sa mga supermarket. Pero mas gusto ko po sa palengke kasi mura lang. Mura po siya. Ito po. Desiccated coconut. Mga 2 cups po gagamitin natin. Ito po yun. Desiccated coconut. Tapos, gagamit din po tayo ng all-purpose flour. Yan po. Ito po yun. Mga 1 cup lang po ang gagamitin natin. Yan. Gagamit din po tayo ng condensed milk. Isang ganito lang po. Isang condensed milk lang po. Yan. Asukal po. Pwede pong puti. Pwede rin po itong wash. Opo. Pero mas prepared ko po itong wash. Ngayon po, kung ano po yung gusto nyo pong gamitin, pwede rin naman pong puti. Tapos, yung buttered po natin, 1/4 po to. 1/4 na buttered. Nasa sa inyo po kung ano po yung mas gusto nyo. Yung non-salted or yung may salted, pwede rin po. 1/4 po to. Tapos, 3 itlog po. Ayan. 3 itlog po. At saka yung wrapper po ng macarons. Ayan po. Ito po yung ano niya. Ayan. Ilalagay po natin yan mamaya dyan. Tapos, ilalagay natin yung ano natin. Tapos, kailangan nyo rin po ng toothpick. Ito pong toothpick, malalaman po natin kung luto na po yung macarons natin. Pag tinusok po natin na medyo dry na po, it means luto na po yung macarons. Opo. Ayan po. Magsisimula na po tayo magluto. Ay mag-baking. Ayan po. Meron din po tayong pambukas. Ayan, para po rin sa ating gatas. Panghalo po. Ito, pang-beaten ng egg. Ito rin po. Para pag nilagay po natin dito. Ayan. Pwede rin po kayong gumamit ng plastic. Yung miniature nyo po na ano ng macarons, pag wala po kayo nito, pwede rin pong plastic. Ito po. Plastic. Pwede rin po. Ayan, magsisimula na po tayo. Ayan. Sa isang malinis na bowl po, ito po, bowl. Diyan po tayo magmimix. Sa isang malinis na bowl, yan, ilalagay po natin yung ating butter. Ayan. Yung butter natin ay imemelted natin o tutunawin natin. Ayan. Pag melted na po o tunaw na po ang butter, ayan. Tunaw na po. Isusunod po natin ang brown sugar natin, yung 1 cup. Ayan. Imimix lang po natin sila together. Sige lang po. Mix lang po.
Ayan, napansin po natin, even na po siya. Ayan po, na-mix na po natin. Isusunod po natin yung ating tatlong itlog. Ayan. Yung tatlong itlog po natin ay ibibitin po natin or babatihin. Ayan po. Ayan. Ihulog po natin dito sa ating butter with sugar. Ayan. Isa po yan. Ayan. Binati na po. Binitend na po natin or binati. Isas. Ngayon, imimix po natin sila. Mix well po. Ayan po. After po natin sila ma-mix, ito naman pong ating gatas. Condensed milk po to. Kahit anong brand po pwede, basta po condensed milk. Ganito. Ayan po, ihalo natin to. Bubuksan lang po muna natin ha. Ayan po. Siyempre po, sasairin natin yung loob. Ayan, i-mix po natin maigi. Mix, haluin po. Ayan, susunod natin ang ating ito po, yung ating all-purpose flour, yung ating harina or all-purpose flour, mga isang cup po to, 1 cup. Oops.
Oops. Ayan, napansin po natin, ayan po, halong-halo na po yung flower na nilagay natin. Lalagyan naman po natin ng desiccated coconut. Po. 2 cups po ang ilalagay natin. One cup po muna, habol-haluin po muna natin yung 1 cup. Ayan po, yung nilagay natin na 1 cup na desiccated coconut, ay dadagdagan pa po natin ng 1 cup. Ito po yun, yung 2nd cup. Ganun din po, haluin lang po. Pag halong-halo na po, ngayon, ayan, haluin lang po natin ang haluin para pumantay po ang ating mga sangkap. Magpantay-pantay po ang lasa nila. Ayan. Okay na po ang ating macarons. Na-mix na po natin lahat ng ingredient. Kaya i-scoop na po natin to papunta po sa ating mold. Ayan po. Nilagyan na po namin ng paper. Paper mold. Ayan. Isa-isa po natin siyang lalagyan. Pwede po kayong gumamit nito or plastic. Ordinary plastic pwede din po. Teka, habang hinahanda natin yung ano natin, scoop natin. Ayan po.
Ayan. Ayan. Teka, hindi ko makita. Oops. Ba yan? Tumubulas. Ayan. Oh. Ayan, kuha tayong kutsara para pantay yung ano niya. Kayo na lang magpapantay sa kutsara, ng kutsara or tinidor para pantay-pantay po ang kanyang sukat. Ngayon, painitin natin ang ating oven or turbo. Painitin natin ng 20 minutes. Pero kanina, pinainit ko na yung oven. Ayan, medyo ayus-ayusin natin. Kailangan ipantay. Pantay natin yung lagay ng ayan, medyo pinapantay ko lang para pag naluto siya, pantay-pantay ho ang sukat nila. Kasi sa inyo po, kung meron po kayong sukatan, pwede po nyong sukatin muna per gram. Kasi kung ititindan nyo po, kailangan talaga may sukat po yung ano nyo, macarons. Pwede nyo naman po isukatin siya per gramo. Asa sa inyo po yun. Ayan, habang pinainit natin yung ating stove or ang ating turbo, ina-arrange-arrange ko po muna para evenly po or pantay po ang kanyang mga sukat. Ayan po, kung napansin po nyo, tapos na po tayo. Ibibake na po natin siya ng 20 minutes. Ngayon, titignan-tignan po nyo. Habang binibake nyo po, isilip-silipin nyo po siya. Kung medyo brown na po siya, okay na po yun. Kung may toothpick kayo, after mga 15 minutes, tutusukin nyo lang po siya. Titignan nyo po kung basa pa po yung
Ayan. Ito po ang ating turbo. Pinainit ko na po siya kanina ng 10 minutes. Ngayon po, ayan po, ilalapag po natin siya. Medyo mainit-init. Ingat-ingat lang po tayo. Medyo mainit po ang ating turbo. Ayan. 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 Oops, may butas. Ingat. Lulubog pa. Ayan. Nasa sa inyo po yan kung ititinda nyo po. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, pwede nyo po siyang sukatin per gramo. Mag-ano lang po kayo, prepared lang po kayo ng inyong timbangan. Yung by grams. Ayan. Painitin na po natin ang ating turbo sa 20 minutes. Pero, every 5 minutes, check upin nyo po siya. Titignan-tignan nyo po yung kulay niya. Pag nag-brown na po yung kulay niya, golden brown, ayan, check upin nyo rin po. Tusukin nyo po ng toothpick. Ayun, para malaman nyo po kung luto na po ang ating macarons. Ayan po, isiset na po natin sa 20 minutes. Ayan, tingnan po natin ang ating, nakalagay po ang ating ano natin sa baking. Tapos, ang ating timer isiset natin sa 20 minutes. Ayan. Nasa 20 minutes na po. Ayan. Magantay po tayo ng mga 10 minutes. Iche-check po natin. Ayan. Ayan. Hintayin po natin siya maluto. Ayan. Titignan-tignan po natin. Che-check upin. Che-check-check po natin yung kulay ng ating macarons. Ayan. Nakaset po ang timer natin ng 20 minutes. Pero after 10 minutes, i-che-check po natin yung ating macarons. Ayan. Okay, waiting. Wow, ayan na po ang ating. After 20 minutes po, ito po. Nilagay na po namin sa box. Preparing kung gusto nyo po magnegosyo. Ayan. Ayan po ang ating finished product. Homemade macarons. Yeah. Ayan na po ang ating homemade macarons. Oh. Mainit-init pa po. Ayan. Mas prepared po siyang kainin ng medyo malamig na po. Para crunchy na po ang ating macarons. Ayan po. Kung sino po yung gusto magnegosyo, try nyo po to. Ayan po. Thank you po for watching. Salamat po. Bye-bye.